So, yun na nga guys, magluluto tayo ng pancit sotanghon. Nalalagyan ko din ng bihon. Ayan, prepare ko na yung aking lulutuin. And maglalagay tayo ng mantika. Ayan, ganyang kadami. Tapos, ang gagawin ko kasi, maglalagay ako ng aswete. Yun ang pampakulay. Yun din ang nagpapasarap sa ating pancit sotanghon. Ayan, halu-haluin lang natin hanggang sa kumulay siya sa mantika. After nyan, kapag kumulay na siya, isasalin natin siya sa isang mangkok. Ayan, sinalin ko na sa mangkok. Ayan na siya. Tapos ibabalik din natin sa kawali. Kasi dyan tayo magigisa ng sibuyas at bawang. Ayan, ganyan ako magluto guys. Hindi na ako pa petiks-petiks pa. Nilagay ko lang yung, inuuna ko lang yung sibuyas. Tapos sunod ko na din yung bawang. Dapat binuhos ko na din pala, no? Kakaloka. Ayan, tapos magigisa-gisa lang tayo dyan. Make sure na gisang-gisa ang ating sibuyas at bawang para alam nyo naman, nanunuot ang lasa sa ating pansit sotanghon. Ayan, napaka-perfect. Guys, pansit sotanghon and bihon is one of my favorite food talaga na niluluto. And gustong-gusto ko siya, promise. Ayan guys, di nyo na napansin, nilagay ko na yung 1/4 ng manok na pinabili ko kay Sarah. Nagpabili din ako ng 1/4 ng atay ng manok. So, yun ang magiging sahog natin. Ayan. Tsaka, may puso din nakasama. So, iniwa-hiwa ko lang yung puso. Ayan. Kasi ang turo sa akin ni Mama, kapag may puso, kailangan hiwain mo muna tapos tatanggalin mo yung parang blood clot doon. Ayan yung pansit sotanghon. Ayan. Diba ganun kadaming pansit sotanghon? At saka, hintayin lang natin yan na magisa. Make sure na lutong-luto ang ating atay at ang ating manok para kapag pinakuluan mo siya is bonggang-bongga na. Ayan, halo-halo lang tayo guys hanggang sa magisa ang ating recado. And then maglalagay din tayo dito ng black pepper, ground black pepper. Since I'm a pepper person, madami talaga ako maglagay para medyo may anghang-anghang siya. Ayan. Wait lang natin. Tapos maglalagay din pala ako dito ng ng chicken cubes. Ayan. Tapo na natin dyan. Tapos, halu-haluin lang natin para manuot ang lasa ng chicken cubes sa ating mga ricado. Ayan. Tapos maglalagay tayo dito ng 2 kalahating tasang tubig pala ang nilagay ko dito. Kasi absorb ng gulay yan at saka ng pansit sotanghon. At saka ng bihon. Ayan. Halu-haluin. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa... Ayan guys. Maglalagay pala ako ng carrots dito. And then, ganito kadaming cabbage. Ayan. Diba? Tapos mag-wait lang tayo hanggang kumulo ito. Kapag kumukulo na ito, usually kasi kapag kumukulo na, hinihinaan ko na yung aking apoy. And then, maglalagay lang tayo ng ganyang kadaming asin. Ayan. Ang ganda ng kukuho, no? Ayan guys, yung sotanghon. Tapos usually guys, naglalagay din ako ng 1 kutsarang asukal na pula para magbalance yung lasa niya. Medyo sweet, salty, and spicy gamit yung ground black pepper. Pero si ate din kasi nung kumain siya dyan, naglagay pa siya ng sili. Gusto kasi niya ng maanghang. Ayan, kumukulo na guys. So ilalagay na natin ang ating dyan, ang carrots. Ayan, ganyan kadami. Ganyan guys yung pag-slice ko sa carrots. Hindi na ako nag-iinarte pa. Kasi kakainin din naman yan. At saka hindi ko halos niluluto yung carrots. Gusto ko kasi yung crunchy-crunchy pa. Tapos, dito na natin ilalagay yung pansit sotanghon. Ayan, ganyan kadami. Bubuhos ko lang yan dyan. Tapos, kukuha tayo ng bihon. 2 bihon yung 2 pad ng bihon ang ginamit ko dyan. Para kasi napadami yung yung tubig. Ayan, nilagay ko na yung bihon. Ayan, kung mapapansin nyo.
Guys, make sure na low heat lang kasi mabilis maluto ang pansit. Mabilis siyang lumambot. Yan, kung mapapansin nyo, sabay-sabay na siya. Ayan. Sinwitch ko ulit yung kalan kasi namatay. And then, ayan, halu-haluin lang natin yung pansit. Make sure na halong-halo siya. Tapos, pwede natin ilagay yung repolyo. Kasi inahalo ko na kasi halo sabay silang maluluto dyan eh. Ayan. Tapos, maglalagay din pala ako dyan guys ng ano, isang sandok ng soy sauce. Tsaka maglagay pa ako ng ano, konting asin kasi medyo matabang pa siya. Usually, kapag minsan nagluluto ako, ang gamit ko patis. Ayan. Pero ngayon, hindi ganun kadaming patis. Konting patis lang. Isang ano lang, sandok. Para magkalasa siya ng bonggam-bongga. Tapos naglalagay din ako ng ano, konting ano, magic sarap. Tapos yan, make sure na sabay mong hahaluin yung sotanghon at saka yung bihon, repolyo, at saka yung ayan, toyo. Ayan, mix-mix lang, mix-mix-mix hanggang sa maluto. Ayan, naka-timelapse na ako dyan guys kasi pagoda Philippines na. Ayan, luto na ang ating pansit sotanghon na may bihon. Masarap kasi guys kapag may hipon din to. Pero syempre, alam mo naman, budget friendly ang ating pansit. So, kailangan magtipid, lalo na sa mahal ng bilihin ngayon. Ayan, halu-haluin lang natin. And sobrang dami nito guys. Ayan, tapos nang maluto, ayan na si ate din. Excited na siyang kumain. Parang ang dami niyang kinuha dyan. Ayan yung pansit. Tapos guys, kumakain na kami dito. Hindi ko na pinakita. Ayan yung leftovers guys. Para meron pa kaming pang-almusal. Pang-almusal ni Sher at saka ni Sarah. Para hindi na magluluto. Ayan, yummers. Kain tayo guys. Bye!